Hello guys, welcome back again sa aming channel. Welcome sa Jensen Taste Buds. Gusto ko muna kayong kamustahin. Kamusta kayo lahat? Alam kong okay na okay kayo dyan. So for today, magluluto tayo ng napakasimple at napakasarap na pwede nating ipangnegosyo. So ano ba nalulutuin natin for today? Pero bago natin simulan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aming channel, i-click mo na yung subscribe button. I-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng iniluluto namin dito sa aming channel. So yun, for today, magluluto tayo ng napakasarap na tuna balls. O pwede natin tawagin tong crispy tuna veggie balls. So yun, simulan natin tulutuin. Ito guys yung mga ingredients na gamitin natin sa pagluluto ng napakasarap na pwede nating ipang negosyo itong ating crispy tuna veggie balls. So ito yung ating tuna na gagamitin. Kahit anong brand ay po pwede. Ang ginamit namin ito ay Century Tuna Flakes in Oil. At gagamitin tayo dito ng carrots. Ang ginawa namin sa carrots, ito ay inad-add lang namin. At gagamitin tayo dito ng isang pirasong itlog. Pero tatantiyahin natin kung sakaling isang pirasong gagamitin natin o kaya kalahati ng itlog na ito. At gagamitin tayo dito ng dahon ng sibuyas. Gagamitin tayo dito ng paminta at saka ng asin at saka ng breadcrumbs. So yun lang yung mga ingredients na gagamitin natin sa pagluluto nito. Pwede natin itong simulang lutuin. So ito guys, bago natin iluto, i-prepare muna natin yung ating mga ingredients. So first step na gagawin natin dito ay ilagay muna natin itong ating tuna. Yan. So bali, ang ginawa ko dito sa tuna na ito, binawasan ko ito ng sabaw. Pero meron pa rin sabaw yan para kahit paano meron pa rin siyang lasa, di ba? Next step na gagawin natin dito, ilagay natin yung ating dahon ng sibuyas. Ilagay natin yung carrots. Grated carrots. Lagyan natin ng pampalasa, paminta. Depende sa inyo kung gano'ng karaming paminta at saka asin yung ilalagay nyo. Lagyan natin asin. Yung sa amin ay ang sukat ng aming paminta at asin ay 1 pinch lang. At haluin lang natin to. Napakasimple lang ng recipe na to, pero masarap. Masustansya. Kasi pansin nyo, ang daming carrots. So maganda yan sa mata. Pwedeng-pwede rin itong pang negosyo. Yan. Kung meron kayong mga karinderya, napakaganda nitong i-add sa inyong mga recipes. Yan. Next step na gagawin naman natin ngayon, ilalagay na natin yung itlog. So ang gagawin ko ngayon, lalagyan ko muna ito ng pula ng itlog. Tatantiyahin natin. Kasi ayoko naman itong magsabaw ng todo. Then hahaluin lang natin ito ng maayos. Kasi ibibilog natin ito mamaya. Kailangan talagang tansyahin natin maigi yung itlog. Kasi pag nilagay natin lahat, baka naman masyadong magtubig. Yan. Ngayon, pwede akong magdagdag dito ng puti ng itlog. Yan. Pakunti-kunti lang. Ayan, halo ko na ito ng maayos. Okay na yung ganyan. Ito yung tama. Next step na gagawin natin, lalagyan natin ito ng breadcrumbs. Bibilugin natin at ilalagay natin yung breadcrumbs. So ito guys, naibilog ko na lahat. So next step naman na gagawin natin dito, lalagyan naman natin ito ng breadcrumbs. So ito yung ating breadcrumbs. Ayan. Medyo i-flat-flat natin. At ilagay natin dito yung ating yan, yung ating carrots na may tuna. Ilagay na natin ng ano yan, isa-isa. So ito guys, nalagyan ko na lahat ng breadcrumbs. So pwede natin itong simulang lutuin. So ito guys, dahil nakapagpainit na ako ng mantika dito sa ating kawali, pwede natin itong simulang lutuin. Ngayon naman, iprito na natin isa-isa. Lagay natin ito isa-isa ng dahan-dahan. So yan, dahil na ilagay ko na lahat,
Hayaan lang natin mag-golden brown yung ilalim nito, saka natin ito babalik ka rin. Mas maganda kasi deep fry, pero dahil nagtitipid tayo, okay na yung ganyang karaming mantika. Magagamit pa naman natin yung mantika na yan, sasalain lang natin yan, tapos pwede rin ulit natin yung gamitin sa susunod na pagluluto natin. So ito guys, tingnan natin kung pwede nang baliktarin isa-isa. So yakita nyo yung kulay, golden brown na siya. Kaya mas maganda ang deep fry para isang lutuan lang. Hindi katulad nito na kailangan pa nating ikutin. Pero okay lang yan. Pwede nyo siguro itong ibenta ng mga 3 piso ang isa. O pwedeng 4 pesos ang isa, depende. Depende sa mga presyo ng mga ingredients na bibilihin nyo. Iba-iba kasi tayo ng mga presyo eh, bawat lugar. So yan, dapat maging ganito din yung kulay ng ilalim ito. Ipakikita ko na lang sa inyo kapag luto na ito lahat. So ito guys, luto na yung ating crispy tuna veggie ball. So yan, ganun lang simple magluto nito. Tignan nyo naman yung itsura. Diba? Nice, sobrang ganda. Crispy yung outside niya, tender yung inside. Napakasarap. So yung sauce nga pala nito, pwedeng Thousand Island sauce, o mas maganda yung sauce talaga ng pang fish bowl. O pwede kayong gumamit dito ng jupe, yung parang jupe run. Ganyan. Pwede rin UFC, depende sa inyo. So yun, sana nagustuhan nyo guys. So yun guys, nakita nyo naman yung sistema namin kung paano namin iniluto itong crispy tuna veggie balls. So, diba? Nilagyan lang namin ito ng carrots at saka yung dahon ng sibuyas. So yung dahon ng sibuyas dito ito ang mas lalo nagpasarap. Pero kung hindi available ang inyong dahon ng sibuyas, pwedeng kinchay. Depende sa inyo, depende sa inyong panlasa. So yun, sana nagustuhan nyo aming pagluluto nito. Kaya magkita-kita ulit tayo sa aming mga susunod na mga videos. Keep safe and God bless at lagi nating tatandaan kahit mahirap lang ating mga buhay, basta lagi tayong masaya.